Our scripture reading is taken from the book of 1 John, chapter 2, verses 28 to 29, up to chapter 3, verses 1 to 3. We will read responsibly and on the last verse all together. 1 John, chapter 2, 28 to 29, and 1 John, chapter 3, verses 1 to 3. Verse 28, and now, dear children, continue in him, so that when he appears, we may be confident and unashamed before him at his coming. How great is the love of the Father's love is on us, that we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know him. Altogether, everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. Let's continue to live up our lives blameless and pure, just as Christ is pure, so that we may have the confidence in approaching him at his coming. You may now all be seated. Gaganapin po namin as you, in your grace, will enable to do that, to do so, to help us out. Ayun po pang Diyos na bahagi ng aming pagpapahayag ng inyong pag-ibig, ng aming pag-ibig sa inyo ay ang pagsunod sa inyong kalooban. Alam po namin yun, yun ang tinuturo ng aming Panginoon. At nasusumpungan namin sa ilang mga pagkakataon, nagkukulang kami sa bahagi nito. Kaya yan po pang Diyos na since you are not yet through with us, patuloy kayong gumagawa sa buhay po namin, ayan po na i-allow po namin kayo na patuloy na pakapuspusin kami that we will be more like Christ, loving you through your help. In Jesus' name, amen. Maraming na napansin niyo po ito, no? Eh, kung tinatawag natin West Valley Fault. At itong West Valley Fault na ito ay base sa ilan mga pag-aaral na kung saan ang United Nations ay sinuportahan po ang Pilipinas upang mapag-aralan because we are along the earthquake belt. At ayon sa pag-aaral na ito, ay mapapansin po natin itong fault line na ito ay magulabulakan, Cavite, pababa at maraming nadadaanan. At mapapansin po natin, kung pumunta po kayo sa isang site, pumunta po kayo sa Facebook. So, Google. Makikita nyo, no? I-Google nyo lamang po West Valley Fault at lalabas po ito. Dito po ang sinasabi ay kung West Valley Fault ay mayroon tinatawag na 400-year na cycle. Every cycle consists of 400 years.
At kung isusuma yung pinakahuling nag-move ang fault na ito, ay at hanggang ngayon, ay mapapansin natin about 43 years lamang ay pwede na naman maranasan ulit ito. Kung mapapansin niyo po doon sa dalawang tanungin ko, ay sa TV Patrol, ay may pinapakita kong iba't ibang mga exercises na ginagawa upang sa ganun ay magkaroon, makita yung readiness natin sa napipintong, quote and unquote, na sitwasyon na mangyayari. Ang mga estudyante ay tinuturuan po sila kung paano sila ay magtatakip ng kalang ulo at sila ay upo magulat sa ilalim ng lamesa upang sa ganun ay kung bumagsak man at maging malakas ang earthquake ay malilesen ang unmanned damages na pwede nilang ma-sustain. At kung pupunta po kayo sa lugar na yun, sa site na yun, mapapansin nyo, ang pagsasabi po nila, ang lahat ng mga madadaanan na sentro, matatamaan, kasi mayroong mga ilang mga private school, mayroong maraming public school, ang madadaanan rin. To think also that this population is densely populated, this portion is densely populated. Ibig sabihin, maraming thickly populated ang mga tao dito. At yung seat of government ay madadaanan rin. Kasi yung nakita po natin na dumaan din doon po sa sinasabi dito ng Quezon City at dito sa iba pang bahagi. Ang sinasabi nila, yung madirectly na mahihit, ang maranasan ng noon ay up, down, up, down. At yung mga nasa magkabila ay horizontal naman. So, ginawa nila ang picture ng isang bata sa ilalim ng lamesa at pinakita na makikita mo yung up and down and horizontal movement. So, pinapakita po dito ay readiness. Paghanda, ang sabi pa ng MMDA, umulan ma o hindi, tuloy pa rin. Magkakaroon ulit sila. Within 2 weeks time, magkakaroon na naman sila ng ganitong evacuation. Kumbaga, evacuation readiness program patungkol doon. Merong eskwelahan na privado na nasa linyang yan ay hindi na ginamit nila yung branch na yun, kundi lumipat na sila sa pinakamain. At last Monday po nagkaroon pong meeting, emergency meeting ang Common Council apart from special meeting, regular meeting. Ang isa sa mga paksa ay pinag-usapan ay anong gagawin natin kapag ang ISIS ay pumasok. No? Kung nangyari na yun sa malapit sa Saudi at pag-bordering dito, so malamang nakapasok na rin dito. So anong gagawin natin sa mga pagkakataon na maganap yun? So there was a suggestion coming from the board member na humingi tayo ng tulong magmula sa American Mission Hospital para magkaroon din tayo ng mga ganitong readiness program na ginawa nila at tinanap nila ng ilan mga pagkakataon na sa kanilang mga empleyado. If there is, in the event of mga hindi inaasahan, pero posibleng pwede mangyari po ganitong kaguluhan. So ang katang nakita po natin, nung nakaraan ay pinag-aralan po natin, are you ready? Handa po ba tayo? Handa po ba tayo pag dumating ang Panginoon Sus? Alam po natin ang Panginoon Sus, dumating una, magmula sa langit siya, siya ay Diyos na nagkatawang tao, at siya ipinanganak sa Bethlehem, patapos lang siya mapakos sa krus dahil sa kabayaran ng ating kasalanan. Siya po ay namatay, inilibing, at sa ikatlong araw na siya ay na ikatlong araw ng kanyang kamatayan, siya nag-resurrect 40 days after makita sa langit. Ngayon kung titignan po natin in the Old Testament, ay mapapansin po natin na ang Panunsus, ang kanyang first coming, ay prinophesied. Pero kanyang sabay, no, maunawaan natin na mas maraming pula o mga propesya na binigay mga Old Testament prophets as they were being filled with the Spirit of God na nag-prophesy sila ng second coming of Christ. At to sa second coming of Christ ay mas maraming mga prophecies over against the first advent of Christ here on earth. So kung naganap lahat ang mga propesya related sa first event, ano tayo para hindi natin paniwalaan na mangyayari rin ito? To think na managsalta ang mga propeta ng Diyos. At sinasabi ng Old Testament, ang propeta ng Diyos, ang kanilang accuracy as far as the fulfillment of those prophecies na ginawa nila, it may take months, it may take years, it may take decades, magaganap and it's 100%.
Otherwise, anyone who claims to be a prophet that was sent from God, and yet one of his prophecies ay hindi nagkaroon ng kagandahan in due time, he is not a prophet that came from God. He is a false prophet. So makikita po natin ang kahalagahan po na bibigyan po natin ng pansin ito, na maging handa tayo. Ngayon ang pag-usap naman natin ngayong hapon ito ay paano natin ihahanda ang sarili natin? Anong kahandaan dapat na meron tayo? What kind of readiness ang dapat natin ipahayag upang umagma ito doon sa sinasabi natin, handa tayo? Madali kong magsabi na tayo handa sa pagdating ng ating Panginoon. Sa pagdating ng ating Panginoon, siya darating at aapak sa samay at paap. At doon sa pag-apak niya sa pagtunog ng tumpreta ay tayo mga namatay na kay Kristo at mga buhay na kay Kristo at that particular time ay sama-sama ng higitin, bakya, upang sa ganun ay meron pang mangyari yung marriage, yung sinasabing Bema judgment at yung tinatawagin po natin marriage supper of the Lamb. Patapos doon, bababa ulit ang Panginoon Jesus kasama ng mga anghel at kasama tayo bilang mga iglesia. Bababa tayo. Ang ating Panginoon ay tutuntun doon sa tinatawag kong Mount of Olive, no? Mount of Olive. At yung Mount of Olive na yun, ayon sa prophecy, ay mahahati. Mahahati po yan. At alam niyo po ba, na if my memory serves me right, ang Holiday Inn Hotel ay nagnanais na magtayo ng hotel doon. But then when in-check ito, nakita may fourth line. May fourth line. At this is what the Bible is saying. Kaya hindi sila naglagay doon sa kung saan, sa lugar niyon. Okay? So ngayon, ang sinasabi natin, anong uri ng kahandaan? Pakinggan niyo po isang talinghaga na sinulat po ni Doe Mendenhall. Sabi niya, sasabihin ko sa ang ilang bahagi sa Tagalog. Sabi niya, si Jesus sumawag sa akin the other day. At sinasabi niya, dadaan daw siya. At is it possible para sa kanya na huminto sa aking bahay at mag-spend ng a day or two? Sabi ko sa kanya, sa telepono, sure. Gusto ko nga ikaw ay dumating, Panginoon. Kailan ka darating? Sabi niya. That's when Jesus told me na he was just nearby at a convenience store out by the interstate. I must have gotten that kind of look na nagulat ako, namangha ako, na napansin ito ng aking asawa na nakatingin sa akin. At tanong sa aking asawa ko, Ate Sin, ano ba yun? What's wrong? Who is that whom you are talking to? So, tinakpan ko ang receiver at sinabi ko sa kanya, si Jesus ay darating in 8 minutes. Nako. So, nagmamadali ng aking sawa. Lumabas ng kwarto at nagsimula magbigay ng guidance sa aming mga anak. Nakatulong na in a very effective way, katulad ng Marine Drill Instructor na tinuturuan ng mga bagong recruits. Utos dito, utos on, order dito, order on. My mind was already racing. Nag-isip na ang aking utak. Kung anong naggabing ko within the next 8, oh no, sabi niya, 7 minutes lang. Anong gagawin ko? I turned off the TV in the sala, which was blaring some weird, scary movie. I'd been half watching. But I could still hear screams from our bedroom. So I turned off the reality show. It was 32 plus. I turned off the kids set out on the sun porch because I didn't want to have to explain to Jesus bakit pinapanood ng aking mga anak ito, John and 8 plus 8 na mga reruns na ito, pinapanood namin 6 minutes lamang ang aking asawa ay nagmamadali. Tinignan ng lahat ng mga magazine sa ibabaw ng coffee table. Binawasan ng iba at yung magandang magazine na Christianity Today, yun ang inilagay sa ibabaw para maganda naman ang impreso sa akin ng Panginoon pag dumating siya. Okay? Nang tinignan ko naman ang front door, ay nakita kong yard, actually looked great. Salamat na naman sa aking kasipagan at nahihanda na ako ay nag-ayos ng aking garden. Sabi niya,
What could I improve in 4 minutes anyway? Ano pong gagawin ko? Kung aayusin ko pang hardin, ayos na yan. I did notice the mail. Maraming mail, mails na dumating. I ran out to grab it, sabi niya. To grab it, mostly it was mga envelopes and bands of catalogs na tied, na nakatali sa mga recent purchases namin. So I shuffled it all back in the box, thinking Jesus doesn't need to get the wrong idea. 3 minutes from now, about how much online shopping we do. Pumasok ulit ako sa kwarto at nakita ko yung maraming sapatos namin. Pilit kong sinisiksik sa lalagyan. Hindi naman, wala akong magawa. Kaya, hindi ko malaman kung anong ginawa niya. Wala na akong magawa, sabi niya. Tapos sabi niya, yung closet, ang raming mga damit. Sabi niya, I squeezed, sabi niya, but it was overflowing with heavy coats and work coats and snow coats and pretty coats and rainy coats and extra coats. We live in the South. Why would we buy so many coats? No? Nasa South kami, bakit kami bumili ng marami? Anyway, nakabili na kami. Ano pang gagawin ko? Kinakailang matakpan na ito para hindi makita ng ating Panginoon. Then sabi niya, I scolded the kids. Then I shook the dog. And layas niya, with 1 minute left, I realized something important. Getting ready for a visit from Jesus is not an 8 minute job. Then the doorbell, at binuksan niya ng pinto. Ano kaya kung biglang dumating ang ating Panginoon? Ano kaya kung tayo nakatanggap ng telepono, ng phone call, and say that he is dropping by to stay 1 or 2 days sa ating bahay? Ano ang tatanggalin natin? Ano ang i-discipline natin? Ano ang itatapo natin? Ano ang itatago natin? Now, maintindihan po natin na lahat tayo makarelief dito, no? Lalo na kung nakatanggap tayo ng tawag na sinasabi natin, o yung kamag-anak natin, o in-laws natin, o kung sino pa man kaibigan natin, tutulog muna ng one day. Mag-ayos tayo eh. Paghandaan natin eh. Di po ba? Ngayon, maunawaan po natin, ang katotohanan nito, pag dumating ang Panginoon, pag nagkaroon ng rapture, pag tutulog siya sa may alapaap, kung sunduin niya tayo, it's not about 8 minutes. Wala pang 8 seconds eh. Hindi nga rin pwede. Kasi ang sinasabi, pagdating ng ating Panginoon, it will be in a moment. Yung saltang moment ay galing po sa Greek word na atoms, na atmos. Itong atmos nito ang pinagalingan ng saltang atom. Now, ang atom is indivisible. So yung moment na yun, in a moment, it is indivisible, hindi na mahahati. Kumbaga, 12, ilan hati nun? 6, ilan hati nun? 3, 2, ilan hati? 1, 1, ilan hati? 0.5, ilan hati? 0.25, o ito sabihin natin, ano bang hindi mahati? Baka may maisip pa kayo eh. Pero ibig sabihin nito, yun ang pinakamaliit. Isang isap mata. Isap mata yung isang ganun lang eh. Diba? Ganun ang pagbalik ng ating Panginoon. In a moment, in a twinkling of an eye, wala tayong pagkakataon na mag-ayos pa. Hindi natin pwedeng paghandaan ng Panginoon sa ganung pagkakataon. So ang ibig sabihin, ano ang gagawin natin? Anong gagawin po natin? Maunawaan po natin, marami, lahat ng mga well-meaning Christians, pag pinag-usapan ang pagbabalik ni Jesus, no question about that. Pero ang detalye, kung kailan siya babalik, doon nagkakaroon ng iba't ibang pangunawa ang lahat ng mga well-meaning Christians. Kaya nga mayroong naniniwala na siya darating bago ang tribulation. Pag sinabi natin tribulations, ito ang 7 years na paghihirap na dadaan ng mundo. Na first three and a half years, andyan ang Antichrist na hindi muna siya magpapakita ng kung sino ang tunay niyang katauhan. Sa last 3.5 years, doon niya ipapakita kung sino siya talaga, na siya ay Satan impersonate, so to speak. At makikita natin dito na ang sabi ng iba, ang rapture mangyayari bago yung kahirapan na ito.
Ang sabi ng mga iba, ay doon sa kaligitnaan, mga kapatiran natin Pentecostal, yun ang karaniwang posisyon. Mga kapatiran natin Baptist, mga Evangelical, dito sa unang posisyon. Sa gitna naman, ang tribulation, may naniniwala rin. Mga mananampalataya rin. Huwag na natin pag-usapan kung ikaw pre-tribulationist o sabihin natin mid-trib ka o post-trib ka. Ang mahalaga, naniwala ka na babalik ang Panginoon. At sa pagbalik ng Panginoon, it will be at any time. Ano mang posisyong hinawakan mo, ano mang natalatang hawak mo, okay yan. Irespeto mo na rin ang paniniwala ng iba. Kasi meron din silang mga talatang pinanghawakan. Pero kaya, hindi naman siya pwedeng mid-trib, pre-trib, pati post-trib darating. Hindi pwede yun. Minsan lang darating ang Panginoon na nakatuntong sa alak-aap. But the thing here is, Jesus is coming. Nung maunawaan po natin kapag ang Panginoon Jesus ay nagtuturo, kaya nga siya tinuring na best teacher, the ideal teacher, is because kinukuha niya yung mga pangkaraniwan na nakikita niya, yung mga kostumbre ng mga Hudyo. Pinapasok niya ito. Dahil sa kausap niya noon ay mga Hudyo. Yun ang first audience ng ating Panginoon Jesus. So naunawaan po natin yon. Kung Bisaya ang Panginoon Jesus, eh, pag nagtuturo siya, kukuha siya ng lahat ng mga flavor ng mga Bisaya upang maintindihan siya ng mga Bisayang kausap niya. Kasi sila yung main audience niya. Okay po? So, para maunawaan po natin itong second coming nito, ay meron kong gustong ipakita sa inyo na ano ba ang kostumbre o tradisyon ng mga Hudyo pagdating sa pag-aasawa. Ito po ang three major parts ng Jewish wedding custom. First would be the betrothal period. Itong betrothal period is also equivalent to engagement period. Ito po ang pagkakataon na ang parents ng bride at ang parents ng groom ay magpipirmahan ng dokumento. Hindi magkasama pipirmahan. Yung mga magulang, no? At ikalawa, dito nagbibigay ng kote. Usually ang bridegroom or ang magulang ng bridegroom sa bride. Okay? At alam niyo po ba, yung dote sa bahagi ng kasaysayan natin noon sa mga Pilipino, no? Hindi lang nagsisipak ng kahoy, hindi nag-ibo ng tubig, meron pong doting ginagawa. Pero dori na binibigay. Sa India po, strictly prohibited ito. Natanong ko yan kay Fatima. Sabi ni Fatima, alam niyo po ba mayroong nangyari na ikakasal ng lalaki at babae, yung magsing-irog na yun, at nasa loob na sila ng wedding venue, ay for a reason, whether before or after, ang mga magulang ng mga lalaki ay humingin ng dowry sa magulang ng babae, at nalaman niya yun, immediately, ay tumawag siya ng pulis. At napakulong niyo mga in-laws niya. Hindi niya naging in-laws yun. Kasi hindi natuloy ang kasalan. No? Kasi illegal yun. Okay. Ngayon, aside lang yun. Now, itong betrothal period, makikita po natin sa Bible, doon, yun ang kanalagayan ni Joseph pati ni Mary in Matthew nung ito i-account. Na sila ay betrothed to each other, they were engaged to each other, na kung engaged to each other na, they are considered as mag-asawa na, kulang na lang ang sexual portion ito. Kaya nga, noong magwid na tao itong si Joseph, at obviously kilala naman niya si Maria na magwid, pero hindi naman may paliwanag kung bakit ang na mayroong labanan siya ni Maria, kaya pinili naman niya i-divorcio. Akala mo i-divorcio eh, hindi pa, in a sense, hindi pa nga kasal. Kumbaga, engaged ka lang. Pero sa kanila, it is as good as you are wedded. It is as good as you are married. Ganun po. Okay po. Pagkatapos po, mayroon fetching of the bride. Usually, this is a year after na kung saan ang bride na nakatira sa kanyang mga magulang ay pagsasabihan, i-advise, na darating ako dyan, rasunduin ka na. Ang lalaki naman, ang groom, ay magagaling sa kanyang bahay, kasama ng kanyang mga kaibigan mga lalaki,
sa midnight o sa kinagabihan, magsisimula silang pipila at lalakad upang pumunta sa bahay ng babae. Merong hawak sila mga torches of light. At dito, ay at midnight, ay kukunin niya ang kanyang asawa at ang asawa kasama ng kanyang madama ay sasama ngayon sa posisyon upang tumira na ngayon siya sa bahay ng kanyang mapapangasawa. Okay? Yan po yung fetching of the bride. Ito po ay makikita natin, itong incident ito ay makikita natin doon sa talinghaga ng ating parusos patungkol sa the parable of the 10 virgins, 5 foolish virgins and 5 wise virgins. Yun yun. At ang ikatlo would be the wedding dinner na sinasabi. Itong wedding dinner may last not just for night, but more nights than a night. At mapapansin po natin dito, ito po ay makikita natin doon sa wedding of Cana naman. Na habang hindi na umubos ang alak, ay tuloy pa rin. Habang marami at masarap ang alak na inihanda bilang bahagi ng kasiyahan ng mga guests at mga inibitahan, ay tuloy pa rin. Sa amin sa Ilocos, matagal-tagal rin kung matagal. It takes days rin kung minsan. That was many years ago na ang kasal. Okay? Ngayon, tignan na natin ngayon ito doon sa wedding of the church and to Christ. Nagsisimula po itong betrothal period na ito sa bawat tao na nag-decide na tanggapin ang ating Panginoon bilang pangtagpagtas pagkatapos niya magsisi at makita niya na wala pa lang sa kapamaraanan upang maligtas niya sa bibig niya. So doon sa pagkakataon na nag-decide siya na tanggapin si Kristo bilang pangtagpagtas, He is betrothed. Tayo ang bride of Christ. We are the church. We are members of the body of Christ. We are the bride. Okay? Anong nangyari? Anong binayad? Ang nangyari po ay binayad. Ang dowry ay walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoon na nabuhos para sa bawat isa sa atin. So makikita po natin na tayo po ay part na ng ating Panginoon. Pero, yung fetching of the bride ay mangyayari lamang during the rapture. Si Jesus Christ hindi nag-wait sa heaven. Bumaba siya magmula sa heaven at tumapak siya sa alapaap para i-fetch niya tayo. Nakuha niyo po? Sinusundo niya tayo? Kung yung dito sa fetching of the bride, hindi natin kilala. Hindi alam ng babae yung kung kailan ng gabi niya ay susundin siya. Dito sa fetching of the bride sa atin sitwasyon hindi natin alam. Ito po yung rapture at any moment susundin tayo ng Panginoon. Kinakailangan handa tayo. We should have that sense of readiness at any point in time. He will be fetching us. He will be coming for us. He will be bringing us to his Father. At ang ikatlo would be marriage supper of the Lamb. Ito po ang mangyari due sa air na sa langit na kasama tayo. The church and Christ and Jesus Christ magsiselebrate ang tinatawag marriage supper of the Lamb. So kung maunawang po natin ito na ganun pala, okay, malalaman natin na sa first period pa lang tayo. Itong second period, at any time na mangyari, at tawa walang sino man pipili na itilin nyo na lang ho ako sa susunod na trip lang ako. Walang second trip po dito. First trip lahat lang ito. At bawat isa may upuan. Walang sabit dito. No? Walang sabit po dito. May kinaupuan. Kung ang pangalan nyo at ang pangalan ko ay nakasulat sa Book of Life, kasama po tayo. Ano man ang ginawa natin sa ating buhay dito, kung wala ang pangalan natin sa Book of Life, ano man mga donasyon ang ginawa, ano man kabutihan ang ginawa natin, wala lahat yan. Kasi ang bayad na dote ay walang iba, kundi ang dugo ng ating Panginoon. So ang katanungan, there is a hymn that ang title ay,
have you been washed by the blood of Christ? There's a fountain of blood. Yun ang dapat natin malaman. Parealize po natin. Makita po natin. So dito po sa teksto nito ay makikita po natin sa verse 28 and 2, 28 ng chapter 2 and chapter 3 na verses 2 and 3 ng verse at chapter 3 ay makikita po natin dito when he appears at his coming appears see. So dito sa dalawang talata nito makikita natin John the Beloved ay hindi niya ina-hypothesize o hindi niya sinasabi meron siyang educated guess o sinasabi niya, kung sakasakaling dumating siya, kung sakasakaling dumating si Jesus, hindi ganun ang usapan. Ang usapan dito ay, kapag siya ay nagpakita sa kanyang pagdating, pag siya ay makikita natin siya, there is a surety, may kasiguruduhan. Ang rapture ay tiyak na mangyari. Yan sinasabi ko po sa inyo, ang rapture ay isang bagay sa lahat ng mga mananampalataya na born again, walang hindi pagkakaintindihan sa event na ito. Yun lamang kung kailan mangyayari, dun lamang nagkakaiba. So, assured yun. At kung titignan natin, all who had this hope in Him, itong pag-asa sa Kanya, itong hope na ito, mga kapatid, itong pag-asa na ito, ay maunawaan natin, is related to Jesus' appearance and His coming. Ito pong blessed hope na ito, ito yung pag-asa na meron ang mga mananampalataya na darating ang araw, kakaunin tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus. We will be fetched by Jesus Christ. At mag-appear siya, makikita natin siya. It is something of an assurance. It is an event, historical event, yet to be realized. At dito sa Titus 2.13, ang sabi, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Blessed hope equals glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Namatay si Kristo in shame. He will be appearing, standing on the clouds, receiving His bride in that glorious appearance. And we will change life in it. So ngayon, ang tanong ay, kaya mangyari? Sabi ng Panginoon doon sa mga taong tumitingin, at kasi ang tanong ng mga first disciples niya, Panginoon, kayo na ba i-resort Israel? Ang sagot ng Panginoon sa kanyang mga alagad, hindi para sa inyo na malaman ang mga days o mga times na sinet ng Panginoon sa kanyang sarili ko, ng Ama sa kanyang sariling otoridad. It is a prerogative of God the Father. For you, maghanda ka lang. Hindi mo kinakailangan alamin, hindi mo kinakailangan iset ang mga dates kung kailan darating ang restoration ng Israel. In that sense also, ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga, susunod ang sabi niya, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Kaya darating ang Panginoon, hindi ko alam. Pag mayroong sino man, tao, mananampalataya o hindi mananampalataya, magsiset ng isang particular day na pagdating ng Panginoon, huwag natin panawalaan. Because Jesus will be coming like a thief in the night. Thief na, night pa. No? Eh ngayon sa ilang bahagi, sa ilan mga napapakinggan natin, tiff na, umaga pa, nagagawa na. Ito tiff na, mag-utak pa rin siya, gabi pa niya ginagawa para hindi pa siya makita. Dito, ang sinasabi, mapapansin po natin, magkasunod na ang taklaan yun. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyo mo nang pansinin kung kailan i-re-restore ng Israel. Mangyayari yan sa timing ng Panginoon. Huwag na nang usisain. Kasi prerogative yan ng Diyos. Ang sa inyo, mag-simple kayo ng witnesses. Ang sa inyo, ishare niyong gospel at ihanda niyo mga tao na sila man ay maging handa sa pagdating ng Panginoon. Are you with me? Yung po, it's that about setting of dates. Paano nga naman hindi magsiset ang dates? Dahil sa ang nangyari, may mga hulang ginanap eh. Napakaraming hula. Kaya, hindi may iwasan na mag-fetch ang date. Pero, maliwanag, sabi ng Panginoon,
It's not for you to know the time or the season. But for you to receive the Holy Spirit, no, tanggapin, and His power, and you will be, let you be my witnesses. Now, how then shall believe? Alam natin darating ang Panginoon. Alam natin darating at any time ito. Alam natin na dapat na maging handa tayo. Paano tayo mamumuhay upang ipakita natin ang ating kahandaan? Yan po itong title na ito ay sulat po ni Francis Schaeffer, isa sa mga in the 19th century na theologian. How then shall we be? So ang ating pag-aaral ngayon ay based on our blessed hope. Pamumuhay base sa ating blessed hope, yung pagdating ng ating Pausus. So unang-una ay living assuredly. Pamuhay ka, mamuhay ako, ipamuhay natin ang buhay Kristiyano natin, ipamuhay natin bilang mga tagasunod ni Kristo ang sampuri ng buhay ng may kasiguruhan. Ano pong ibig kong sabihin doon? Tignan po natin ang talata. Pakibasa nga po. So that is... Actually, mayroon that po tinanggal ko muna. Pero ang gusto ko makita lang ninyo ay mga salitang confident, so that when He appears, upang sa kanyang pagdating, tayo ay maging confident, tayo ay maging unashamed sa kanyang pagdating. Sa harapan niya sa kanyang pagdating. So anong sinasabi dito ni John? Ang sinasabi ni Apostol John, maging confident tayo. Ano ibig sabihin maging confident tayo? Eh, wala tayong takot. Alam niyo, walang takot. Bakit nagiging walang takot? Malibang matapang ka. Pero mayroong mga matapang, takot. Bakit? Dahil lang sa may hindi siya handa. Di ba? Unashamed, without nothing to be hidden. Walang itinatago. May kwento ulit ako sa inyo sa aking buhay, pero ito hindi ko pa nagkwento. Pero huwag niyo kwento sa iba. Kasi verse ko lang ito. At baka ma-iba ang punta eh. At yung tono ng pagsasalitay iba, may iba talaga ang dating. Alam niyo po, bilang isang misisong Chinese, ay nag-aral po ako sa isang private school. Magmula element, kindergarten hanggang sa high school. Mayroon kaming sets of subjects sa umaga, kung anong inaaral ng isang grade 1, yun rin ang inaaral namin sa isang private school. Pero kinahaponan, pumapasok ulit kami para mag-aaral ng Chinese. At kung anong inaaral naman ng mga namin sa Chinese classes na yun, ay hindi katumbas dito sa, hindi translation dito sa umaga, kundi itong mga pinag-aaralan sa China. So, ang mother ko marunong salta ng punting Fukinis, pero I'm fluent in Fukinis. Ang problema sa aming pag-aaral, hindi Fukinis ang ginagamit namin, Mandarin. Okay? Kasi yung national language. Kaya may unity ang China kasi isa lang lingwahe in that sense. Pero maraming dialect sila versus written language. Ngayon, ang gusto ko sabihin ay ganito. So, I don't have any problem because I'm a, sa biyaya na po na, I'm an A student pagdating sa English, hindi ako tinutuluhan. And I'm just parating na sa first top 10, nasa top 10. Pero pagdating sa Chinese, nahirapan ako kundi. Kaya mayroong isang level, kung hindi ako nakakamali, mga grade 5 siguro ako noon, na yung ilang grading ko, puro pula. Alam niyo, pag pula, lakpak yun. Ngayon ang lakpak, itim pa rin, o kaya blue. Pero noon, kitang-kita mo. Kaya di malayo pa man, alam na, hindi na lang kinakailangan ko si Sarin pa. Okay? So, nung nakita ito ng mother ko, ay talagang pinalo ako kasi disciplinarian mother ko. Pinalo ako ng pinalo hanggang sa natakot ako. Okay? Kaya ngayon, ang nanay ko natakot na rin eh. Natakot siya dahil lang sa hindi ako hinihinga ng kanyang mga. Hindi ako hinihinga ng sinetsik ang nanay ko kasi hindi naman niya alam yung pinag-aaralan ko eh. Sa Chinese. So, ang nangyari, sabi ng nanay ko, oh, mag-memorize ko sa akin. Kasi doon puro memorization sa Chinese class eh, no? Bawat maling character, palo. Sabi niya, mag-memorize ka sa akin. Hanggang maski nang wala naman kaming assignment, wala naman kaming exam,
ay pinipilit niya ako. Dahil sa sumobra naman siya, no? Wala siyang bantay. Ngayon, todo bantay naman siya. So, ang ginagawa ko, noon hindi ko alam na speak in tongues. Nung naging Christian na ako, doon ko nalaman kung ano ibig sabihin noon. Pero ginagawa ko na rin pala noon, kaya lang hindi biblical. Umaharap ako sa kanya, may pamagyo siya, salta ko ng salta, na yung sinasabi ko, wala rin katumbas. Kasi hindi naman focus ito kung ano-ano sinasabi ko lang. Ito ay, nagkaroon ako ng ilaw, wise ako, pero that's wrong. Ha, that's wrong. Okay, sinasabi ko lang sa inyo, kung may mga kabataan dito, huwag mong sundan ako. Nangyari yan, hindi pa ako na napatayan. Okay, so, ngayon, ang nangyari ay, ganun. Pagkatapos noon, pagbababa ako sa bus, pag hinintay ko, asan ang the speaker mo? Eh, kung saan naman, parang exam, araw-araw ba may exam? Sumobra naman ang bantay higpit. But anyway, para sa kasiyahan ng ina ko, sa bus pa lamang, gumagawa na rin ako. Gumagawa ko ng test paper, may ballpen ako, chinechikan ko, pula, at nagbibigay ko ng lato. Kaya nung dumating ang card, wala akong confidence. And ashim ako. Nahihiya ako kasi mahuhuli na naman ako. Mahuhuli na naman ako. At nahuli ulit ako. Pero wala nang magawa natin ko. Kasi kala niya, nabantayan ako ng mahinam. Pero pinapakita ko ng plan sa kanya, 98, 95, 85. Wala naman akong laktak na binibigay kasi mapapalo ako. But anyway, dahan-dahan, meron naman ilaw na umasok sa isip ko. Pero ito'y tamang ilaw naman. Dahil ang sabi ko, dapat ko palang intindihan ang pinag-aaralan ko. Kaya nag-aral na ako, inintindi ko, gumamit ako ng dictionary, hanggang sa noon ng first year high school, hanggang 3 years yun eh, hanggang 5 years kami sa high school eh, parang katumbas ang K-12. Grade 6, alam ko na, pagdating ng first year, nasa top 10 na ako. At mayroon ako sa semester, naging first honor ako. Dahil lang sa natutunan ako. Pagdarating ang grade, yung card, confident na ako. Hindi na ako ashamed. Bakit? Wala akong itatago eh. Bakit ako confident? Kasi hindi ako natatakot na. Kasi nagawa ko ng tama. Nakukuha niyo ba? So, yun ang sinasabi ko dito. Pero kung titignan natin kung ano yung dat na yun, ay makikita natin yung continue in him. Si John, tinitignan niya, si Apostle John, tinitignan niya ang pagdating ng Panginoon as a fact. Pero hindi siya nag-expeculate ng day. Pero nabubuhay siya sa presente, sa pangkasalukuyan, upang maging handa siya kung ito'y kinabukasan isang segundo pagkatapos ngayon o sa susunod pang buwan o sa puntang upang pagkatapos. Are you with me? Handa siya. Tignan nyo, continue sa King James Version, abide. Nananatili, nagpapatuloy, nagpe-persist. Mas din na may kahirapan, nagpupursige. Ito po ang sinasabi, in Him, sa Kanya. Alam niyo po ang isang tao, pag walang pag-asa, nawalan siya ng pag-asa, ano man magaganda mga nangyayari, wala na siya pag-asa, patay na siya. Buhay man siya, patay na siya. Pero ang isang tao na may pag-asa, maging ang pag-asa nito ay mali. Patuloy siya mabubuhay eh, kasi may pag-asa siya. Pero napakaganda ng isang tao na kilala kay Kristo, na meron siyang pag-asa at ang pag-asa na kay Kristo na sa ating Panginoon na dahil sa may pag-asa siya at ang pag-asa niya ay masasagalan, yun ang tunay na blessed. At itong sinasabi natin, mag-continue tayo sa ating pamumuhay. May mapakinggan man tayo bukas kamkalawa, punta na tayo sa buntok. Makita tayo sa isa sa mga buntok dito sa Bahrain, wala naman. Buntok na alatamang sisinungaling na itong taong ito. Bakit daw tayo sa buntok dito para darating ng Panginoon Jesus? E di, hindi tayo maniniwala. Magpatuloy lang tayo. Huwag tayo mapagabag, magpatuloy tayo. At ito pong sinasabi natin, handa tayo, nagpapatuloy. Ano man hirap,
May mga sitwasyon bang hindi na ibigay ng Diyos ang mga hinihingi natin, kala natin yung talooban ng Diyos, hindi binigyan sa atin, nagtampo tayo. Huwag tayong magtampo, talo tayo, sumandig tayo sa Diyos, sabihin lang natin kung ano nasaktan ako, kasi hindi naibigay. Pero I trust you, in faith, I believe that you are right. Ganun ang gawin natin, huwag tayong magtampo, huwag tayong kumawala, huwag tayong iwalay sa panampataya, huwag tayong hindi na dumalo ng church, huwag tayong hindi makipag-fellowship. Saan naman mapagsubok na dumarating, magpatuloy tayo in Him. In Him. So living assuredly by abiding in Him. Sa kanyang mga salita, sa kanyang espiritu, ay by abiding. Ikalawa, living sa ating pamumuhay na bumabasa tayo sa Blessed Hope na darating ang ating Panginoon at any time, pamumuhay po tayo ng truthfully, ng may katotohanan. Ano po itong ibig sabihin po nito? Truthfully, na maging makatotoo tayo. Ito po, sabi po ni John, see, what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world doesn't know us is that it didn't know Him. Itong pagkakatranslate ng NIV, ng mga translator na see, ang translation ng King James Version is better. Kasi ang sabi ng King James Version, behold! Alam mo yung behold, ang ibig sabihin rin see. Kaya lang yung behold, iba. May ibang dating. It is a command. Although see is a command, but there is a more impact, emphasis, pag sinabi mong behold. Parang sinasabi, tignan mo ng matang taman, huminto ka sa ginagawa mo, at bigyan mo ng pansin ito na mas matagal. Namnamin mo. Nakupan ko, lasahin mo. Yun ang sabi ng behold eh. At kung nakita po natin ang ating Panginoon sa, sabi, behold, I'm standing at the door and I'm knocking. Behold, you pause. You give a time to, kumbaga, parang masapul mo ang kabuuan. Kasi hindi mo masasapul ng ganun lamang na makita mo, alis na. Hindi, higit pa doon ang dapat ng maging reaction mo. Kung ikay nagtagal, kung ikay nagbigay ng mas matamang pagtingin. Ano ang pinakikita sa atin? Ano gusto mo ihinto natin ang ating, kung anong ginagawa natin upang mag-focus tayo? Ninanay si Apostle John na makita natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos. The great love. Na itong love nito ay isang nati-human love. Andiyan ang pangako sa iyo. Andiyan ang... Ano ba yung sawa sa lumang simbahan? Parang may ganun eh. Yung mga dakilang novel ng mga love stories. Pero tandaan nyo, ang pinaka-greatest love story ay ang Diyos. Nagmahal sa atin na hindi mga karapat-dapat. Minahal niya tayo. Tayo nagmamahal tayo sa, nagmamahal sa atin. Sa ating lumang katauhan, ha? Minamahal natin ang mga taong nagmamahal sa atin. Pero ang Diyos, ang kanyang pagmamahal, gayon na lamang, hindi mapapantayan. At gusto ni Apostol Pablo na magbigay tayo ng pansin dito. Anong ibinuhos niya generously sa atin? Anong uri ng great love na ito? Paano niya pinahayag ito? Pinahayag niya that we should be called children of God. Na tayo ay tawagin ng Diyos bilang mga anak ng Diyos. Alam niyo po, mayroon isang libro ng sinulat po ito ni C.S. Lewis. At ang pangalan ng libro niyon, if you have the time to read, malipis lang po ito, ay The Screwtape Letters. Ang Screwtape Letters ay isang correspondence sa litang sulat ng isang senior na demonyo sa kanyang understudy o trinitrain na demonyo na mas bata sa kanya. Kasi tinuturuan ng demonyong ito na mas kakatanda itong batang recruit nila na demonyo kung paano mag-guide in a very good way sa mga tao upang makarating ang mga tao sa impyerno. At may sinabi po itong sa kwentong ito.
Sabi niya, the enemy has a curious fantasy of making all these disgusting little human vermin into sons of God. Sabi niya, ang kaaway natin no to kay walang iba kundi ang Diyos. Sabi niya, ang kaaway natin, sabi ng demonyong ito, eh mayroon isang fantasy, isang fantasya, isang kakaibang kagustuhan na gawin itong mga tao ito na very disgusting, mga vermins na ito, kasi mga vermins, ito po yung mga hayop na kumakain ng mga, parang rodents ito na kumakain ng mga crabs, na mga vermins na ito, gawin itong mga tao, walang kakwenta-kwenta nito, na walang hinaharap, gawin niyang mga anak niya. Nakuha niyo po? Hindi na nakuha. O naman pala kayo. Hindi, ganito. Paano ko ba sasabihin sa inyo? Para makuha niyo. Para mag-behold kayo. Ganun na lamang. Ang mga tao, ang tao, ang humanity, sa tingin ng Diablo, mga kagamitan lang tayo. Walang kwenta tayo. Mga kagamitan tayo. Mga alipin tayo. Sinasabi ngayon ng isa sa mga demonyo sa training niya, hindi ko nga maintindihan itong kaaway natin, itong Diyos na tinatawag na naglalang ng langit at lupa, na pinili niya itong mga walang kakwenta-kwentang mga nilalang na ito, na gawin niyang, ilagay niya sa isang pedestal, na gawin niyang anak ng mga anak niya. No? So, kumbaga, hindi niya maintindihan. At doon siya nahihirapan. Nahihirapan ng Diablo. Bakit? Kasi pag anak ka na ng Diyos at tunay kang na-save ng Panginoon Diyos, assured ka ng salvation. At kung assured ka ng salvation, walang magagawa ang Diablo upang nakawin ang iyong kaligtasan. Ang magagawa na lamang niya ay lumpuhin niya tayo. Lumpuhin ang katotoo natin. Gawin niya tayo ineffective. Pero as far as eternal life is concerned, tayo na sa kanyang kamay ay walang pwede kukuha sa kamay ng Diyos. Dahil sa tayo na sa kamay ng Kristo at tayo na sa kamay ng Diyos Ama. At makikita natin dito mga kapatid na sa atin, ang tingin sa atin ng Diablo, wala rin tayong kwenta bilang mga anak ng Diyos. Pero may kwenta pa rin tayo kung maapektuhan niya tayo, mapipilayan niya tayo sa ating mga patotoo upang kamataan gusto maging manampataya, sasabihin, eh si Freddy niyan, kilala ko naman yan, paano ginagawa niya pag wala dito sa church, nagpapasur-pasur ko yan. Di ba? Pwede ganun. At matisod ang iba. O kung hindi ay mahulog ako sa isang kasalanan and God forbid na pinili ko ang hindi ang Diyos, kundi ang kamalian and God forbid, then pwede na ang mangyari ay marami rin offend. Doon lang sa ganung pagkakataon, gaganan siya ang Diablo. Pero dito sa ganitong pagkakataon, makikita natin. So, kung paano hindi maintindihan ito ng mga demonyo, dapat hindi rin dapat natin malubos pa unawaan kung paano tayo na hindi karapat dapat ay pinagdindapat ang Diyos at tinawag tayo anak ng Diyos at ang sabi dito na tayo'y ginawag at tinawag bilang anak ng Diyos at yan nga tayo mga anak ng Diyos and that is what we are. Yung po ang gusto natin makita. Mga kapatid, iba't ibang mga role na finifil nyo. Kay kaibigan, kay tatay, kay nanay, kay hanap. Kay asawa ni, kung sino man, kay kaibigan ni, ganito. Pagdating sa trabaho, maaaring sa iba't ibang uri ng trabaho meron kayo. Iba't ibang identification na meron kayo. Pero tatandaan nyo, mga kapatid, at tatandaan ko rin kapatid, kung anuman ang meron ako, kung anuman ang meron tayo, kung anuman ang mga ginagawa natin, kung anuman ang trabaho natin, kung malaki man bahay natin, wala man tayong bahay, anuman estado natin sa economics, kung tayo nakakataas, nakakababa, nasa mababa o nasa taas, tandaan natin, basically, ang identification natin ay, we are children of God. Yun ang dapat natin makita, yun ang dapat natin masapol, dahil lang sa
kung yun ang dapat natin makita, then yung mga role na binigay sa atin ng Panginoon Diyos sa iba't ibang kapamaran, ganapin natin ng tama bilang anak ng Diyos. Kung ikay nagtatrabaho, give the fair share sa inyong employer. Kung ikay sudyante, do whatever you can do ng may kaisat upang mag-aral ng mabuti. Hindi nasusukat ang tao sa laptop o sa pagkapasan. Pero nasusukat ang samalapataya kung siya'y tapat bilang anak ng Diyos. So huwag natin kakalimutan, baka malula tayo, pataas man ang pinapatan natin, makalimutan natin ang basic identification natin, ang ID natin. We are the children of God. At kung ating pamumuhay ito, anytime na dumating ang ating Panginoon, we will be just as ready. We will be just as ready. So sabi niya, children of God. No? Okay? So, mamuhay tayo truthfully. Ipamuhay natin tayo bilang anak ng Diyos. Hindi natin tinuturo dito na tayo perfect. Walang perfect dito. Maging si perfecto, kung siya naging Kristiyano man, hindi pa rin siya perfecto. Dahil lang sa lahat tayo, meron tayong factor de defect. Ang factor de defect natin, andyan pa ang sinful nature natin. Kung noon, ang gumagana lang ay sinful nature natin, kung wala pa tayo kay Kristo, noon na kay Kristo na, ay gumagana na ngayon yung pagiging born again natin. Pero, hindi pa rin nawawala ang sinful nature natin na every now and then, nagkakasakta tayo. Nagkakasakta. Ang sa atin ay humingi tayo sorry. Alam niyo po, hindi ko alam kung nagbenta ko sa inyo ito, pero nilagay ko sa Facebook. Pero sa mga hindi pa napakinggan nito ay pagtapos kung meron pong isang strong ewan ko kung temptation sa tawagin, isang offer sa akin ng aking best friend, napapag-aralin niya ako sa medicine. Dahil saan tinapos ko naman actually zoology na toward medicine proper. Sabi niya, babayaran ko lahat. Magmula sa pagtira mo, sa uniforme mo, sa pag-aaral mo, lahat babayaran ko. Paggamit mo ng pangalan mo sa akin, dahil sa ako yung Chinese pa rin. So sa madaling salita, hindi ako pumayag dahil sa dinadala ko nga siya sa panapagkayay. So I stand for what I believe is right. And I praise God because of that victory dahil sa God enabled me to do so. Pero mayroong isang nangyari. Patapos kong magtrabaho at lumabas na sa UP, ay nagtrabaho po ako sa kanyang kumpanya and eventually, pinamahalan niya sa akin ang isang office space para sa Viramon noon, kilalang-kilalang ng Viramon eh, para sa mga safe, mga cabinet noon. So, minsan sa pagmamadali ko, nakataas yung case ako. Nakwento ko na sa inyo ito, no? Asa mo nyo ba? Okay, dala-dala kong atas yung case ko, nagmamadali ako, umabot ako sa JD, ang JD mabilis yan. Yun ang sinasakyan ng marami yung nagmamadali. So nagmamadali ako, umaragas ako, umakyat ako, tapos habang lumalakad pa sa sasakyan, di ba? Ganun eh. Ay nakita kong malayo na yung person gusto kong upuan. Ay, sige, doon ako, sabi ko. Ginagay ako ng anong tawag doon? Ng conductor. Then, mamaya habang naglalakad at ako ay papunta doon, ay may napansin yung conductor. Kilalabit ako, sir. May nahulog po. Hindi niyo masabi kung anong nahulog. Kasi mayroong kamote. Kamote na nilaga na hindi mo na maiisip yun na magagalang sa isang atas place. Nang isang tao ang mahawa kay nakabarong. Kaya nung sinabi niya, sir, hindi ako pinitinig sa kanya. Kung pinilit niya, hindi sa akin yan. Kaya halatang halata. Paano hindi na ba magiging halata? Kasi sinirado ko eh. So, ibig sabihin na buksan, at may sinirado ako eh. Noong umupo ako, sinirado ko yun eh. Pero nakarating hanggang sa may driver at tumulong ko. Hiyang-hiya ako noon. Ito ay dahilan sa Kristiyano na ako. Alam niyo po,
Kung minsan sa mga malalaking pagsubok, kaya eh. Sa ilang kadahilanan, natutulungan tayo ng Panginoon. Doon sa maliit na pagsubok na yun, bakit ano ba'y kahihiya mo sa kamote? Kayo ba'y tatanggi, no? Baka tanggi mo rin eh. Pero nahiya ako, hiyang-hiya ako. I'm assisting my pastor bilang secretary niya. Hiyang-hiya ako, hindi ko malaman kung anong gagawin ko para makabawi sa Diyos. Hiyang-hiya ako. At dahilan dito, huwag niyo ito ikwekwento ng hindi, baka hindi niyo sabihin, hiyang-hiya ako. Pag nandunan niyo ikwento. So, dito ay kinakailangan pamuhay tayo obediently. No? Tingnan po natin. 1 John 3:3. Paano tayo mamumuhay? Hindi lamang tayo mamumuhay dapat na assuredly because we are abiding in God. Hindi lamang tayo abiding in Christ. Hindi lamang tayo we should live, ano pa yung ikalawa? Truthfully, na malaman natin, hindi natin kakalimutan at anytime na tayo anak ng Diyos. And because of that, we have to align ourselves dun sa pagiging anak ng Diyos. At kung tayo ay kumawala, ay humingi tayo ng tawad. Ikatlo, ay kinakailangan po tayo pamuhay ng obediently, na sumusunod sa salita ng Diyos. Ang sabi dito, all who have this hope, all who have this blessed hope, all who are hoping that one day Jesus will come and on the cloud and riding on the cloud, so to speak, or standing on the cloud, at tayo makasama niya, and we will be changed as He is changed, as He is. Then, with this hope that we are waiting for, habang tayo nabubuhay, let's purify ourselves. Mabuhay tayo ng pure because He is pure. Yes, we will fail somewhere, somehow. But then, let it not be our default. Let it be our default. Any account na nagkaroon na tayo ng debit sa Panginoon, ay ang gawin natin, mga kapatid, hingin tayo ng tawad magmula sa puso nang hindi na pinapahaba ang panahon dahil lang sa tayo pa rin ang talunan. Meron isang grupo ng mga kapataan, mga babae ito, sa Amerika ito, at sila ay nagkakatuwa ng kakasiyahan, at sabi na, i-move natin itong party natin ito, magbila sa inyong bahay, punta ay magbila dito sa pinagaganapan natin, at pumunta tayo sa isang local bar. Kasi dun sa bar na doon, ay napag-alaman ko na maraming wine na pinapainom doon, at kalinsab na alcohol na pinainom doon, at kalinsabay, yung bartender, hindi na nag-check ng ID. Kasi mga underage sa trip. Okay? So, sagot kagad ng isang babae, kung ganon, ililipat ninyo ang parking ito magmula sa bahay ng isang kasama natin papunta doon, uwi na ako. Oo, bakit ka nung uuwi? Takot kang mapagalitan ng tatay mo, no? Takot kang maparusahan ng tatay mo, no? Sabi nung babae, yung isang babae na nangangansyaw, are you afraid that your father will hurt you? Sabi ng babae na gusto nang umuwi, I'm afraid that I might hurt my father. Napanood ko, I'm afraid that I might hurt my father. Hindi yun, ako'y panurusahan ng aking tatay, kundi baka masaktan ko ang aking tatay. Sinong tatay natin, kapatid? Ang ating Diyos Ama. Pali yung theology na si Papa Jesus, ha? Si Jesus hindi natin tatay. Si Jesus elder brother natin. Kung titignan natin sa Biblia, in the New Testament, it's noted there, He is our elder brother. Hindi natin si tatay. Kaya, ang cute ng pakinggan, Papa Jesus. Pero hindi Papa si Jesus. No, ano mang Papa ang isip mo? Okay. So, ito, mga kapatid, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Huwag, kaya yung kuminsan, either napipilitan tayo o sinasadya natin magkasala, kapatid, huwag natin saktan.
andam na kami ng ating Ama. At ang mga Ama natin, pinagsasabihan tayo, mga magulang natin, pinagsasabihan tayo kasi alam natin na, anak, pag sumunod ka sa magulang mo, na yan ang sinasabi ng salita ng Diyos, yan, commandment na yan, has a promise that you will live a longer life. Kaya yun ang paalala natin, mga magulang, sa ating mga anak na sa ilang kadahilanan ay sumusobra sa dapat nilang katayuan bilang mga anak ng Diyos. Yes, mga kapatid, ilang talata na lang. Tignan nyo, basahin lang yung nagkaplaan. While we wait for the blessed hope, habang tayo naghintay sa blessed hope, ang daw gagawin natin in the same verse? Tignan natin yung grace of God na nagtuturo sa atin. Anong tinuturo ng grace of God sa atin habang tayo naghintay sa pagbabalik muli ng ating Panginoon? To say no to ungodliness and worldly passion, to say yes to a kind of living that is characterized by self-control, an upright living, and a godly living. In this present age, while we wait for the blessed hope. So paano tayo magiging handa? Paano natin matetest ang readiness natin? Kung tayo'y mamumuhay ng obedient, nagkasala tayo, hindi ka agad ng tawad, ayos ulit ang ating fellowship sa Diyos. At manatili tayo, ayos ang fellowship sa Diyos. At kung magkamali naman, hingin ang tawad. But as much as possible, huwag dahil sa napipilitan kang gumawa ng kasalanan, huwag dahil sa sinadya mong kasalanan, mas masakit yun. Kundi nahulog ka nang hindi mo alam, nahulog ka nang hindi mo alam na kapahamakan pala yun. Yes, mga kapatid, how then shall we live? Living assuredly, living truthfully, and living obediently. Tayo din na lang. Ayun po, Panginoon Diyos, na may pakita po namin ang aming readiness, ang aming willingness, Panginoon Diyos, ang aming desire, Panginoon Diyos, even as we wait for the coming of your Son, Jesus Christ. We pray, Panginoon Diyos, may our readiness proves na talagang tunay kami naghihintay sa blessed hope niyo. Thank you for that blessed hope na binigay niyo po sa bawat isa sa amin. In Jesus' name, amen and amen.